welcome sa inyo ay aking asawa. What's up everybody? My name is Jan and welcome to my vlog. Wow. Naalala ko nung first date namin sa Zipa, CR din siya ng CR. Hindi pa kami nun. Para siyang babae, CR ko ng CR. Ganon siya ka, ano, para siyang mas babae pa sa akin. Thank you! Siya may nakakalimutan. So yeah, this is the reality of having a date. Saya ka ba, Mar? Kasi, lahat ay fish, tapos ito ay tofu. Squirrel gulay. Matapos lang po namin kumain at magsi-CR na naman. Guys, grabe talaga. Panay CR niya. Hello! Magkano, sir? Sa kami yung kumain. Naman na masasabi mo sa authentic Korean food? Boss, yung grabe. Boss, sarap lang sa pagkano. Ano? Sarap ng pagkano. Masarap siya, guys. Hi, guys. So, nasa half part na kami ng date namin at ngayon, of course, ang gagawin namin is mag-grocery kami for Josiah for the week. And yun, so kasama sa date namin ng grocery. Yan ang ngayon ang bagong date ng mag-asawa. Basta kami mag-grocery. Tapos, nakapag ano tawag dito? Nakapag-snack din kami. Kumori. It's milk, cereal, tea. Love siya. Ngayon, kami ay? Uwi na. Na. Are you happy? Kasi may anak kami. Are you happy? Yes. Ay naman. Patigin na. Hi guys, so now we are home and ayun, sobrang I just really enjoyed every moment kanina. Tuwang-tuwa si Jan with the food and it's really legit Korean food talaga siya. And right now, gusto kong ituloy yung discussion or yung mga questions na tinanong ninyo sa amin. And I don't want to miss this moment and opportunity to just share our heart or my heart to you guys. So, yung tanong was, ano po yung ginagamit mo past na reference books or apps sa paggawa ko ng preaching? Okay, talking about that one. So, isa sa mga apps ko is yung Expository Bible. It explains per verses. Yan. Tapos meron din akong Haley's Book. Ano ba ako? And then, Outline Bible. So, ayun. So, yun yung mga application Bibles ko or apps ko as I prepare for my preaching. And then, sabi naman itong isang friend natin, growing up po, mahirap bang maging pastor's kid from Kapwa Piki. Ah, hello sa mga pastor's kids dyan. To be honest, hindi ko na-feel yung ano eh, hindi ko na-feel yung parang pressured kami ng parents namin. Never namin na-feel yun sa parents namin, no? Dapat ganito kayo, dapat ganyan kayo. They just prayed for us. So, parang hinayaan lang kami ng mga parents namin na maging bata. Ano pong mapapayon sa mga naghihintay? You know, to all my single friends out there, I want you to know that singleness is not loneliness. Singleness is a great opportunity for you to grow more and know God more in your life. Singleness is one way also to do whatever you want but with limitations. Diba? Go be friends with good friends. Diba? Learn more.
explore countries, of course, not during this pandemic. And, yun, ang sarap-sarap kaya magiging single. Alam mo, naalala ko nung single ako, meron akong date day na ako lang talaga mag-isa. I date myself. I date God. And then, every Monday or every week of that day, nasa coffee shop lang ako. I just read books. And then, ini-imagine ko yung upuan sa harapan ko. Isang araw, may uupo na dyan. But, sobra ko lang na-enjoy talaga yung time ko na alone ako. Kasi totoo yun eh, paano ma-enjoy na dalawa na kayo kung hindi mo na-enjoy na mag-isa ka pa lang? So, wag ka malungkot nang single ka. You have all the time. Come on. Next, ano pong ginawa niyo nung broke na kayo? Nag-pause lang ako ah, nag-steady lang ako. And then I just prayed to God. And then, magugulat ka na lang, bigla na lang, boom. He hears our prayers. Next question. Paano mo masasabi kapag you are totally healed na from the past? Ay, oh, gusto ko to. Isa sa mga natutunan ko at nalaman ko that I am already healed was I saw a post of that ex. And then, parang it's a way of, kamusta na yung response mo to it? It was a year after na ata. And then, pinabasa sa akin ng menti ko, parang ganun. Tapos pagkabasa kong ganyan, nakita ko sila both, and then pagkabasa, binasa ko yung comment, as in, tinapos ko, with the dot, with the last dot, dun sa status. And then, sabi ko, I'm happy for them. Doon ko na-realize na, shucks, okay na ako. And I'm ready, parang, I deserve this, na parang okay na ako, and I'm ready to go, parang ganun. So, doon ko na-realize na, pag wala ka ng bitterness, at umabot ka na sa point na you're happy for them, then, yeah, I think you're healed. Next, greatest regret po in life, Pastor. Oh, naku. Greatest regret ko in life was sana hindi ako nag-entertain ng mga kung sino-sino. Yun. Kasi, diba, pag bata ka noon, parang you're overwhelmed with your emotions and akala mo, pag may dumating, yan na. Alam mo yun? Kasi totoo yun, di ba? Pag in love ka, parang clouded or parang cloudy na yung isip mo na hindi mo na nakikita yung situation. Ang nararamdam, nakikita mo lang yung emotions mo, yung nararamdaman mo. And, yun yung regret ko talaga na sana nagbehave ako. Alam mo yun? I mean, hindi naman ako naughty, but, or masama, pero, parang sana hindi na lang ako nag-entertain kung sino-sino, or yung mga naka-MU ko, or yung mga, consider dati ng mga ex. Diba? Yun. Kasi, 26 years old ko pala makikilala yung God's face ko. Oh my gosh! Napag-usapan namin ni Johnny na sana, sabi ni John sa akin, sana nag-behave ako. No? Sipin mo, 33 years. 33 years old niya ako na-meet. And just imagine that. Parang, ano, sana nag-behave na lang tayo. So, kung single ka, guys, mag-wave kayo. Kasi hindi nyo alam. May biniprepare talaga si God for you. And that person, yung God's best nyo, deserve your best. So, never settle. Huwag kayong, alam mo yun, yung parang maniwala sa mga bukso ng damdamin. Kasi yun. But anyways, I don't have, parang, yeah, may regret ako, but I still thank that situation kasi nag-mature ako at natuto ako. Kung hindi ko rin naman naranasan yung mga pains before, mga heartbreaks ko before, hindi ako magiging ganito. At I think, hindi ako magiging gantong tao as I face my God's best. So, there you have it. Next question, ano pong maipapayo niyo sa mga tao na karanas ng downfall? Pag nadapa, bumangon. Basically, it's so cliche, pero that's the reality. Pag nadapa ka, di naman pwedeng habang buhay ka lang nakadapa. It's time for you to move forward. Bumangon ka kung nasan ka ngayon. Nasa lugmok ka sa... San ka lugmok sa... Is it because of a problem or finances or sin? Bangon lang. And then ask for help. Sa mga tao na matutulungan ka. Mga good influences na matutulungan ka nila. It could be your parents, your pastors, your mentors, your good influence friends, magpatulong.
Next, how to consistently live a victorious life. Wow. You just basically think like a conqueror. Alam mo, ewan ko ah, I just have this mindset all the time that I always think that I am the best person in the room. Kahit hindi naman totoo. Siyempre, parati yun eh. May mas magaling sa'yo, may mas maganda sa'yo, mas may matangkad sa'yo. But if you have that kind of mindset, it's more than positive thinking, but it's thinking about, it's how you see yourself, like how Christ sees you. It's like, I'm the greatest in this room. I am doing it right. You are the greatest prophet of yourself. You encourage yourself, basically. And so, I think if you have this kind of mindset, then you can live a victorious life every day. Next. If hindi ka po naging pastor, ano pong magiging work mo ngayon? Siguro, is dalawa lang yan. It could be, I could be a preschool teacher or theater actress. Hindi ko alam, pero yun talaga kasi yung pangarap ko. Yun. Next, paano po maiiwasan yung isang kasalanan na patuloy na binabalik-balikan? I always hear this to my husband that it is a lifestyle, it is a decision to make, and a lifestyle to develop. So if you want to let go of that sin na patuloy mong binabalik-balikan, na kahit ayaw mo na, binabalik-balikan mo pa rin, it just takes a one decision. You just say, I don't wanna miss a thing, Char. Sabihin mo lang, ayoko na, pagod na ako, decide to cut it. It just takes a decision. Mag-decide ka lang, ayoko na. And then move forward. Kasi kahit ano pang gusto ng tao na yun, o nung bagay na yun, kung ayaw mo na, walang magagawa yun. Mag-decide ka na, girl. Next! How do you manage po to be a full-time pastora and mommy at the same time? Ay, nako, totoo lang. Hindi ko na rin alam kung paano ko nagagawa. Naluloka na rin ako! So, but, it was really God's grace. It's really about tag-teaming. Yan, na tutunan ko yan kay Ate Rica Bonifacio. Shout out. So, tag-team with your husband. So, if it's really, you need to work, then give it to him. But, kung kailangan naman niya mag-disciple, mag-trabaho, then ikaw mag-alaga sa bata. And then, yun, it's really about time management and calendar. Talagang mag-calendar talaga. Kasi minsan, di ba, sobrang dami mong ginagawa, sobrang dami mong commitment. Di ba, hindi mo na alam kung anong unahin, tapos may baby ka pa and all that. But, it's all God's grace. Next, your ministry journey po, how did you decide? Okay. Nag-work ako sa corporate world as a... Oh, i-share ko to first time. As a sales supervisor. Actually, after 6 months, na-promote ako to that position. And, but then, during that journey of working sa corporate world, hindi ako masaya. Alam mo yun? Hindi ka masaya with... Hindi ka lang masaya, alam mo. Not because may problema dun sa pinagtatrabuhan mo, but it's really about you. It's me. Well, it's not you, it's me. Okay. So, nung na-feel ko yun, sabi ko, there's something wrong. Bakit ganun? Nung nagtatrabaho ko dito, kumikita ako ng pera, ba't ganun di ako masaya? Pero nung pag nagsiserve ako, nag-preach ako, diba? Parang saya-saya. Saya-saya sa puso. It's something fulfilling. And sabi ko, okay, I am made for this. I am made to go serve God, and I think to go full-time. Since yung parents ko is in the full-time ministry also, ang dali na lang sa akin to adopt. Kasi nakikita ko sa kanila, and then lumaki ako sa church, and then even though na nag-work ako before, nag-ministry pa din ako, alam mo yun, hindi ako nag-OT for life groups. And then I really discipline myself when it comes to work and then ministry. And then yun na, dun ko na na-realize na I am made to serve God full-time. Yes. You know, paano ko nalaman yung peace talaga sa heart? Dito ako may peace, so dito ako pupunta. Because God is a God of peace. Right? So next, skincare routine. Yung skincare routine ko is basically Hello Glow. Yan, so shout out.
So next vlog na lang yon. Next, how to bring back the fire of your first love. Basically, first love is Jesus Christ. So, prati ko yung sinasabi, na-preach na rin namin yon na you recognize na wala ka ng pagmamahal. And then second is that you repent. No, you ask for forgiveness. Lord, wala na akong nararamdaman. I don't feel that I love you anymore. You repent of that feeling. Because isa sa mga talagang ayaw ni Lord yung lukewarm, no? And just repent. Anyone who repents will be forgiven. Paano ka nga naman mapapatawad kung hindi ka nag-humingi ng tawad? So, second is forgiveness. Ask for forgiveness. And third is that you just go back. After repentance, literally, you go back to your first love. You go back to God. Bumalik ka. Bumalik ka. Literally, balik ka lang. Kasi tatanggapin ka niya. Kahit ano bang nagawa mo, yun yung maganda kay sa Panginoon. Tatanggapin at tatanggapin ka niya. Pero, yeah, you really need to decide that, Lord, hindi na ulit ako mawawala. Hindi ko na uulitin yung mga ginawa ko noon. Oh, diba? Next, when you knew your calling, how did you respond to it? So basically, I just said yes. Next, ilang taon po kayo nung kinasal po kayo ni Kuya John? 26 ata or 27? Hindi ko na sigurado. Alright, next, meron din po bang against sa inyo? I mean, yung ayaw ng tao sa'yo. How do you handle it? Ang ginawa ko, inano ko na lang siya. So sabi ko, dear, unfriend mo na lang ako kung you don't like my post. Kasi, di ba, parang kung ayaw mo ng post ng isang tao, why follow her or why follow him? Di ba, parang what sense? Parang you're just wasting your energy, you're wasting your time to bash a person. So, I told her na better unfollow me na lang. So, after how many years, lumapit sa akin yun, and then, na umami naman siya na ate, I feel this, na yung identity ko, yun, parang may nafe-feel pala siya na related sa identity niya. So, I prayed for her, and then, I let her understand her identity in Christ, that you are made whole, na you don't need to compare yourself to others, you don't need to be insecure sa ibang tao, na ganito ganyan, because you are unique in God's eyes and all that. So, meron pa din, yun. So, ginawa ko, kinausap ko at pinag-pray ko pa. Okay. At sana wala nang sumunod. Okay. Bawal ang bashers. Bawal ang mga nega. Okay. Sa ating comment section. Love lang tayo. Okay. And next. Napanaginipan mo ba si Kuya John before na naging kayo? Like nung time na crush mo po siya? Hindi dream eh. It's more of... Hindi ko siya napanaginipan ata. Hindi ko siya napanaginipan. Pero it's more of impression talaga sa heart. Next, what made you stay in the service of God's kingdom? Basically, it's the reason is because of God Himself. Wala nang iba. God is our greatest motivation why we are doing this. And wala eh. Talaga yung reason for you to stay in God's kingdom, in the will of God, is your love for Him. Nothing more, nothing less. Next, what is the real meaning of life? Wow, life is found in no one else but Jesus, because, diba sabi nga, Jesus is the way, the truth, and the life. So, if you want to find life, you have to find, you know, the real creator of life. You have to know the real creator of life, and that is God Himself. Saan niyo po nabili ang Bible ninyo? Okay, this is my Bible. But yung Bible ko nabili ko siya sa OMF, right? Sa may El Terrazzo. So, any bookstore naman, Christian bookstore, pwede niyong hanapin. Paano po mag-let go ng isang taong hindi deserve let go, pero hindi siya will ni Lord? Kung hindi na will ni Lord, basta kung hindi na will ni Lord, let go muna! Ito, matakot kasi kaya kang bigyan ni Lord ng mas best. Okay, next. How do you handle your issues on family and ministry? Usap. Is it possible po na maikasal or maitama ang mga dapat itama kahit nagkasala na po kayo ng partner mo? Yes. Yes. Meron akong mentee, they just got married last week. Shout out to Isa and Mac.
sila na, nung nakilala nila si Lord, nung nalaman nila yung standards, nung nalaman nila na may tamang proseso, basically, they underwent to that process, they honored the God, they honored the process, and now they are married. Next, can you testify God's intervention in your single life and how He preserved you? Ang haba ng story eh, pero how God preserved me, grace talaga lang eh. It's more of discernment, choosing between right and wrong, listening to God's word and listening to godly counsels. Kaya rin ako naprotektahan. Be surrounded with people that will help you. How do you manage your time? Calendar? Multitasking? And God's grace. How will you know if you need to let go of a person? How will you know? Sobrang dali lang. If you know that that person leads you to sin and not to God, it doesn't glorify God anymore, then you need to let go. Do you have a checklist in terms of your man of God before you met John? Yes, I have 3. Guwapo, matangkad, man of God. How will you know if the guy pursuing you is already God's best? God's best. Ah, okay. Malalaman mo that he is God's best for you if your prayer is aligned. Yung prayers mo nag-align sa kanya. Nag-confirm. Yung prayer mo, kinonfirm ng tao na yun. But of course, hindi mo sasabihin. Pero kinonfirm ng tao na yun, yung panalangin mo, yung confirmation from the Word of God. And yun nga eh, people are rejoicing and they are just blessed every time they see you. So, isa yun sa mga confirmation ko na nalaman ko na God's best na ito. Grabe, ang dami nyo pang question. Siguro, I pray na magkaroon pa ako ng another vlog to answer all your questions. Pero sana marami kayo natutunan, guys. I hope you enjoyed this vlog. So, if you have any suggestions, please do comment down yung kung ano pa yung vlog na gusto niyo pang makita sa amin ng aking asawa at pwede rin with Josiah. Also, don't forget to enjoy, honor, and maximize your season! So, until the next vlog!